Kilalanin natin ang dating Maria Flor de Luna star na si E. Laiza Pineda. Nagsimula ang kanyang karera sa showbiz bilang isang child star nang siya'y gumanap bilang Young Desiree Del Valle sa kapamilya drama series na bituin noong 2002. Naging bahagi rin siya ng afternoon series na Sarah, The Teen Princess noong 2004 kung saan siya'y gumanap bilang youngest sister ng karakter ni popstar royalty Sarah Geronimo. Siya ay isa sa original cast members ng defunct kapamilya Kiddy Gag Show na Goen Bulilit. Bilang parte ng Goen Bulilit, pumirma siya ng kontrata sa Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Nakuha niya ang kanyang malaking break sa telebisyon nang siya ay napili upang gampanan ang titulong papel sa Maria Flor de Luna noong 2007. Napili rin siya para gumanap ng mga supporting roles sa mga teleserye, at karamihan sa mga ito ay mga younger versions ng mga babaeng lead characters. Huli siyang napanood sa isang episode ng Maalaala Mo Kaya noong 2016, bago siya pumirma ng kontrata sa GMA Network noong 2017. Huli siyang napanood sa Kapuso Fantasy Comedy Show na Daig Kayo ng Lola Ko noong 2019, bago siya nagpasya na magpahinga sa showbiz. Noong 2022 ay nag-upload siya ng vlog sa kanyang YouTube channel kung saan nagbigay siya ng life update tungkol sa kanya. Ayon sa kanya, siya'y isa ng professional writer. Ibinahagi niya na nagsimula siyang magsulat professionally noong siya'y 19 taong gulang. Aminado rin siya na siya'y isang introvert. Sinabi rin niya na hindi pa raw siya handang bumalik sa showbiz dahil hindi pa siya handa sa negativity na naka-attach sa trabaho na yon. Pero ayon sa kanya, tatanggapin niya ang alok kung makatanggap siya ng offer na napakalapit sa puso niya at something na gusto niya talagang gawin. Bagamat hindi na siya aktibo sa YouTube, mas aktibo naman si Laiza sa Instagram at TikTok. Noong October 2023, nag-post siya ng 2-part TikTok video kung saan ibinahagi niya ang tungkol sa kung paano siya na-diagnose na may PCOS, ang sintomas na naranasan niya, ang treatment, at ang struggles na naranasan niya pagkatapos ng treatment. Sa unang part, sinabi niya na siya'y mga nasa 18 o 19 taong gulang nung na-diagnose siya na may PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. Sa second part naman, ibinunyag niya na na-diagnose rin siya na may maraming androgens, kaya pinainom siya ng anti-androgens pills upang mapababa ito, at pinainom rin siya ng metformin for insulin resistance. Noong Pebrero 2024, ibinahagi niya na pumunta siya sa concert ng Jonas Brothers sa Mall of Asia Arena. Salamat sa panonood! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang video na ito, at i-turn on ang notification bell.